sa pinakamagandang mukha yes, din sa show naman, business, Miss Charmaine so Arnay. Much. Of course. I missed you. I miss you, Miss Charmaine. Nagkasama kami nito sa Two Wives. Yes. Ilang years ago to? Mga 7 years ago. Seven years ago. Grabe, sobrang bait ni Miss Charmaine. Miss Charmaine, ang bumati ka. Sabihin ni Kwan. Hello, good evening sa inyong lahat. I'm happy to be here. Thank you for having me. Ayun. Naku, Miss Charmaine, i-shout out nyo rin po ang mga batang 80s and 90s na sinubaybayan ka. 80s and 90s talaga. Opo, mula sa Dad's Entertainment pa. Hello, mga batang 80s and 90s. I am here to promote my movie, Aswang Slayers, na showing na po today. Yay! Yes, si Miss Charmaine, tama ba? Born in Davao, so Bisaya ka, Ma'am Charmaine? Born ako ng Davao, pero hindi ako lumaki sa Davao. Oh, okay. Pero tama, born. Uy, pero walang kakupas-kupas ang ganda ni Miss Charmaine. Diba at ang very mabait talaga. Totoo. Kahit talaga mga ang tagal na sa show business. Oh, mabait ako. Uy, mabait talaga si Miss Charmaine. Diba nagagawa ng kindness talaga. Uy, yes. Mula nga nung 80s, nasa showbiz na nga si Miss Charmaine. 89 naman, di naman buong 80s. Nag-aaral naman ako. Nag-grabe kayo. 89 na ako pumasok sa showbiz. So kayo ganyan. Late 80s. Late 80s. Late 80s. Yes. Pero Miss Charmaine, para sa mga nangangarap na maging artista tsaka magkaroon ng lasting career, di ba? Ano po ba yung mga sikreto para tumagal sa industriya? Dapat professional. Dapat wala kang mga makakagalit. Dapat lahat ng makakatrabaho mo ay matutuwa sa'yo. Yung ginagawa mo yung trabaho mo ng maayos. Ayun. Kasi mga kaibigan mo mismo, di ba, i-re-request ka. So ito talaga yung sinasabi nilang professional is yung walang attitude. Yung sinasabi ba nila, Ms. As much as possible, dapat walang attitude. Bakit mo nasabing as much as possible? Kasi talagang magkaka-attitude ka kasi minsan talaga, siguro hindi mapigilan na magkaka-attitude ka. Diba? Kasi tao lalo lang din tayo. Lalo pag sikat siguro, buyat palagi, ganun siguro. Kasi tao lang din naman. Pero, Miss Charmaine, ito bang professional na sinasabi mo? Kasi yung talagang grabe yung... Kasi yung sinasabi professional yung parang... Baka yung... Hindi, sa corporate yan. Sa corporate. Hindi, ibig sabihin, yung hindi mo gagalitin yung director mo na late ka dumating. Hindi mo i-memorya yung ano. Script. O yung hindi ka mamamansin sa set. Pero madami namang ganun, di ba? Madaming ganun, pero talaga ang laban lang talaga. Siguro, pagdating ng parang nare-realize din nila yung mga kamalian din nila, no? Dapat. May question naman kay Miss Charmaine. Ano yung ma-advise mo sa younger generations na iba kasi yung discipline kapag nagsimula ka sa teatro or sa TV, tapos naging you reach the fame. Compared nowadays kasi, di ba, parang may social media. So parang may mga ibang baguhang artista na hindi alam kung paano ba ang makitungo. So ano yung ma-advise mo sa kanila? Learn from your co-actors, lalo sa mga may edad sa inyo. Listen to your director, to your manager, to your handler, whatever. And just do your best. Show respect. Respect. Pero Miss Charmaine, meron ka na bang na-experience? Huwag na lang natin pangalanan. Sure ka? Meron sure ka na bang na-experience? Na off kang pangalanan, off ka. Na talagang bang parang na-attitudean ka sa kanya. Ay grabe ba itong batang to, may attitude. Ay grabe. May na-experience ka ba parang na ganun ka? Oo naman. Anong ginawa? Anong, grabe naman yun, Miss Charmaine. Anong way ng pag-a-attitude, Miss Charm? Ayoko malalaman nito kung mamaya na lang po. Clue na late ba to? Hindi ba naging professional? Huwag na yan. Huwag nang negative.